Eto mga kalapatid, yung balahibo niya. Balahibo na lang naabutan. Inakay na nga pala. Buti. Hindi nabasa. Eto nga pala yung konting pagbabago sa ating lock. And what's up again sa inyong lahat mga kalapatid? Wala ko mong tweet channel. Batanggay nyo may nga pala sa ngayon ay what? Maputing na araw para sa ating lahat mga kalapatid. Sabang na bagyo ay sinugod ng predator ang lock ni Batang. At kung gusto nyo yung makita at malaman, tara, let's go! Ito yung mga kalapati nating apektado. Lahat naman tayo, lahat naman ng mga alaga ko at kami ay apektado dito sa bagyong ito mga kalapatid. Ito yung mga apektadong ilan sa mga kalapati natin. Yan ang hen section natin. Ito dati walang taklog. Dilagyan namin dahil pinapuspos ng hangin. At sobrang lakas ng apiyas ng ulan mga kalapatid dyan. Itong naging mga kaitsurahan ng ating mga ibon mga kalapatid. Yan, nag-anuhin sila, nagbasahin. Nilinis agad namin yung yung kanilang ganto dahil madudumi yan kanina mga kalapatid. Yung ganto nila, nilinis namin yan. Dahil pati lupa at madudumi ang tabsak ng ulan ay nilinis namin. Nagkakaputik mga kalapatid. Mga iba nating kak. Yan, dubli-dubli ang mga pinag-anuhan niya yan. Dahil ang ating update dito, nasira na yung isang hapunan natin mga kalapatid. Tumba na. Yan o. Hindi yata yan sa Bagyo Batang nasira. Ayusin ko na lang yan Batang. Opo, yan. Ito mga kalapatid siyang ating mga ibon. Konting update lang din dahil madalian tayo mga kalapatid. Yan ang ating mga breeder. Ito, may inakay na nga pala. Buti. Hindi nabasa. Dahil naagapan agad na nalagyan namin nung umaga kasi sobrang lakas na ng mga hangin. Umaga pa lang. Malalakas na mga kalapatid sa hangin umaga pa lang tapos sobrang lakas ng ulan. Ito update ko din yung kay Burga mga kalapatid. Isang madali ang update lang din. Dahil sobrang putik dito sa namin dahil sobrang lakas ng ulan yung bumaha pero hindi naman nagtagal yung baha dahil ang amin kasi patarik mga kalapatid, lumusong na nang lumusong yung baha. Kaso nga lang, pag nadaanan nyo ng baha, magpuputik talaga. Talagang pagigiwalang ingat at hindi ka sanay, ay may dures ka talaga mga kalapatid. Yan, ito yung ating burga, wala pa rin itlog. Siguro magtatagal pa rin yan bago umitlog dahil kakabagyo lang, nagulanan. Yan mga kalapatid, wala pa rin silang itlog. Basang-basa ang kulungan nila mga kalapatid dyan. Oh. Pati sila, basang-basa mga kalapatid. Eto, madudumi ang kulungan natin dahil na binagyo nga. So, dali-daling naglinis kanina si Amang para maiwasan natin ang sakit ng kalapati natin mga kalapatid. Update ko lang din sa inyo mga kalapatid yung mga pliers natin. Nilinis yung kanina ni Amang mga kalapatid. Taong tayo. Yan dito tayo mag-chichinelas mga kalapatid dahil malinis naman yung ating dadaanan dahil nilinis to ni Amang patilong ng loob. Yan. Mandahan ba tayo? Baka madulas. Mga kalapatid, mapapansin nyo, hindi ako naglinis nitong loob mga kalapatid dahil masama rin ang amoy ng loob. Tapos, at ako ang nag-alam din mga kalapatid sa mga manok. Si Amang sa kalapate, ako nag-alam mga kalapatid sa mga alaga nating manok. Yan, ako naman ang naglinis sa mga manok natin mga kalapatid. Yan, ito yung ating loob. Malinis. Dahil nilinis ni Amang pero masama ang itsura nito kanina. Kanina dahil hindi pa nalilinis nung pagkagising namin mga kalapatid. Kahapon kasi, maaga nagtulugan. So, dahil sobrang lakas ng ulan, walang power mga kalapatid. Hindi kami nagpatuka kahapon ng hapon dahil sobrang lakas na talaga ng ulan mga kalapatid. Sobrang lakas na yung malayo na ang piyas mga kalapatid. Yan, ito nga pala yung konting pagbabago sa ating lock. So, mapapanood nyo yan sa isa naming upload. Hindi pa na-upload mga kalapatid pa. Ito yung full video na ito mga kalapatid. Yung ginawa ito ni Amang mga kalapatid. Yan ang ating mga ibon nandito. Yan. Dahil nilinis, hindi binaba. Dahil basa.
At papatuyuin pa natin, masaka pa namin ito ibababa. Pagtuyo na ito mga kalapatids. Yan ang ating mga update. Mga bad news dahil sa bagyo. Yan. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, wala na tumbahan ditong puno. Pero dun mga kalapatids sa bandang likod, may dalawang puno dun nagtumbahan mga kalapatids. Ipakita ko na sa inyo mga kalapatids yung nasagasaan ng predator natin, yung nadali ng predator mga kalapatids, na hindi ko alam kung anong predator, pero may ang pagkakaalam ko isa siyang snake mga kalapatids. Snake? English ang batanga? Snake! Ahas! Pero hindi nyo pa alam kung anong uri ng ahas, pero may isa akong alam na uri ng ahas na nandadali pag gabi mga kalapatids at malalakas ang ulan. Yung uri ng ahas na yun mga kalapatid, bihira nyo lang makikita yun sa umaga, tanghali, naatake lang siya sa gabi. Malalaking manok mga kalapatid siyang nakain. At minsan, pinipinsala, niluluwa ang manok kung diskartig ay pagpaumaga. Naalam na pang umaga, yun hindi makakabilis ng lakad eh. At mabigat ang tiyan, ay pagpaumaga na, gagawin luluwa ng manok mga kalapatid. Yan. Nung isang araw, nakahuli din na sa mga ninang. Tinawagan ng tatay. Ang tatay mga kalapatids yung nanguhuli ng sawa dito pagka may mga sawang nakikita sa bahay na kumakain ng manok. Ang tatay ang tinatawag. Ang tatay ang huli ng sawa. Di nila lang. Ang hinuhuli lang ng tatay, di nila sa amay. Yung magkahanggan lang na bahay din eh. Dahil kami lang yung magkalapit na bahay. So may sawa sa kabila, tatawagin ng tatay. Pag may sawa naman din sa amay, tatawagin ng kabila. Kaya lang mga kalapatids. Yan. Yan, dito nakakulong yung isa nating ibon na si Kalaokan. Ama! Yan mga kalapatids yung mga, ito. Dito mga kalapatids yung patunay, digitim si Kalaokan. Yan o. Yan mga kalapatids. Ito mga kalapatids yung balahibo niya o. Itim. Yan. Balahibo na lang naabutan ko dahil guro sa lakas ng hangin. Sa lakas ng ulan, hindi na namin napakinggan na nagpagasmasa ng mga alaga natin mga kalapatid. Yan. Ano? Parang dito siya hinila patang. Dito hinila, dito mga siguro. Pero, nagtataka ako mga kalapatid, saan lumabas yung sawang yon. Sabi ng tatay, yun daw kung nakapangain ng kalapate, mga kalapas kung nakapangain ng kalapate, kaya pang pumasok, kung hindi pa nakapangain, kaya pa niyang pumasok daw, sabi ng tatay. Pero kung napakain na ng kalapate, pasan daw yung lalabas. Dahil malaki na ang tiyan nun mga kalapatids. Imposible naman makakain yun ng ganito lang kalaki sa mga kalapatids. Mga ganito lang kalaki. Baka po kamang hindi kayang kainin yun. Kaya, pag ganyang kalaki sa mga, kaya na yun. Kasi po dito, ganito kalaki. Eh pag mas malaki pa po kamang, tapos may laman pa. Hindi lang din natin alam kung ganun kalaking sawat. Hindi ko nga din nakita mga kalapatid dyan. Hindi, yung sawang nyo mabilis lang din mga kalayo dahil hindi naman masyadong mabigat. Yan o, baka dito aman dumaan na po. Dyan, nandito yung balahibo nyo. Nandyan mga kalapatid so. Ito medyo malaki nga yung siwang dito eh. Baka dito mga kalapatid dumaan yung sawa. So hindi ko pala din alam kung saan talaga dumaan. Dahil hindi naman natin nakita. Yan. Dito sa amin, yung kakaunting beses na nalulusutan kami ng sawa mga kalapatids. Dahil halos lagi nakakahuli kami. Pag may nasugod na sawa mga kalapatids dito sa lot namin. Nagkataon lang kagabi mga kalapatids na. Nagkataon lang kagabi na po amang na malakas ang ulan. Malakas ang ulan, hindi natin napakinggan ang pagaspas ng ibo natin mga kalapatids. Dahil lagi naman ang dinadali ng mga sawang yan ay manok. Siguro hindi nakapandalan ng ang sawang yun ng manok at napilit ang kalapate. At gawagan ng mga kalapatids, papakita ko sa inyo hapunan ng manok. Dito na hapunan ng manok. May mangga dyan. Dyan yan. Yung puno ng manggang yan, dyan na hapon. Ay kahapon, nag-ulanan nga, doon na pumunta mang manok sa silong na yun, oh. Yan, doon na pumunta mang manok sa silong. At hindi nadali, at tabing bahay na pakinig na yun mga kalapatids, pag doon pa siya nandali. Nurture siya kundi kumain ng maliliit na kalapati natin mga kalapatids. Sayang lang, kakapanghinayang lang,
at nakain ng sawa ang ating kalapate, mga kalapate. Nandito na lang, mga kalapatid. Sana safe kayong lahat sa mga dinaanan na bagyo. Safe sa mga taga-Quezon, shoutout. Sana kayo ayos lahat. Tsaka sa mga taga-ibabang lugar na dinaanan ng bagyo, mga kalapatid. At tsaka sa mga taga-Batangas na mga Batanggino din na ang kababayan dito, ay sana kayo ayos lahat din sa dumaan na bagyo ngayon sa atin, mga kalapatid. Hanggang dito na lang, mga kalapatid, sa ating video. Bye-bye!